kapangyarihan. Sa gabing ito, pinapasalamatan ka namin ng labis. Dinadakila, itinataas ang iyong pangalan. At isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. At pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang mga lilipas na sandali. At handa po kami magpasakop sa iyong kapangyarihan. At handa po kami magpaturo ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng puso marunong umunawa. Bigyan mo kami ng puso marunong turuan. At bigyan mo kami ng kakayahan sa buhay ang iyong mga mensahe. At dalamin po namin, Panginoon, na sa aming pagtugon sa iyong panawagan, maganap ang iyong pangako, O Diyos, na isamang sambahayan ng paglingkod kasama ang mga mahal namin sa buhay sa iyong biyaya. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang ating mga kapatid, mga lingkod mo na walang sawang, nag-ibigis, nagtsatsaga, especially ang mga lingkod mong inatangan ng responsibilidad sa balikat, simula sa manggagawa, mang-aawit mo at manunuto. Dalangin ko, Panginoon, ang pagpapalay patuloy na dumating sa bawat isa sa amin. Panginoon, aming inaangkin ang 100% ng tagumpayan sa pangalan ni Jesus, say Amen! Sa ngayon naman, anak ng Espiritu Santo, amen, purihin ang Panginoon.
God, yung palakpak ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Praise Jesus. Salamat po sa ating choir. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At higit sa lahat, salamat kay El Shaddai. Amen. Amen. Kayo ba'y handa na makinig? Ang biyaya po na ating pagsasaluhan ay hanguin po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas chapter 16 verse 1 hanggang 13. Sumain niyo ang Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa pusong katiwala. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad na isang mayaman na may isang katiwala. Isinumpong sa kanya na nilulustay ito ang kanyang ari-arian. Kaya tinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangakasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nauwi ka ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na. Ang aking gagawin, maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ng mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sandaan tapayang langis ko. Heto ang kasulatan na iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabag trigo ko. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang ni kanya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas ito. Sapagkat ang mga makasanglibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At nagpapatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito, may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan sa libutan ito, sino ang makitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Mga magulang, mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Inukulong na namin ang Panginoong Jesucristo. Amen. Malakas ang palakpak kayo sa lingkod. Amen, amen, amen. Pwede na po kayong magbatian. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kumusta ka na? Kumusta, anak? Sige, mapuna po kayo.
So, sa gabing ito, mga kapatid, napakaganda po ng gospel. Amen? Kumbaga, ang mga salitang malalaman, mga salitang malalalim, mga salitang may kabuluhan, na kung saan kailangan ang talino para ito ay ating masundan. Amen ba? Ang salita ng Panginoon ay napakaraming mga taging bagay na siyang nagbibigay liwanag sa ating buhay dito sa mundong ito, mga kapatid. Salita ng Diyos na magbibigay gabay, salita ng Diyos na magpapaunawa kung ano at kung paano at kung saan tayo patutungo. Amen ba? Ang minsan ito, mga kapatid ko, sa Panginoon ay isang talinhaga, or sa Tagalog ay, sa Ingles ay parable. Sabihin niyo parable. Sabi ni Bishop, ang Biblia daw ay punong-puno ng parabola. Yun nga lang daw ang tao, puro bula. Ayan yan. Ang mga preacher daw, puro bula. Ang sakit lang, di ba? Bakit puro bula, mga kapatid? Ay, bakit parabola pa na? When we speak of parable, mga kapatid, ito'y napakahiwaga sapagkat even in our contemporary world ay napaka-effective ng pamamaraan ng pagpepento. Sa mga bata, isang napaka-effective way ng teacher ay dinadaan nila sa tinatawag na story. Storytelling. Hindi storytelling alive. At ang Panginoon, ang kanyang kwento ay hindi lang isang kwento. When we speak of parable, ay mas mataas ang antas ng level niya sa tinatawag natin kwento, mga kapatid. Sapagkat, although isang kwento lang ang kanyang ikinikwento, inaabot ang bawat tao depende sa kanyang pangangailangan. Inaabot ang bawat tao depende sa kanyang needs. Iba't iba man yung ating desire, iba't iba man yung ating mga gusto, iba't iba man yung estado ng aming buhay, lumalapat ang mensahe ng Panginoon sa mga taong gusto niyang ipaintindi. At kapag tayo ay aware sa mga mensahe ng Panginoon, magkakaroon ka ng tinatawag na confident. Magkakaroon ka ng confident in the sense na naliliwanagan ka ng mahina. Amen ba? Isang napakalungkot sa isang Kristiyano, yung sa kabila ng kanyang paglilingkod ay napakarami siyang question mark. Yung napakarami hiwaga sa kanyang isip, yung napakarami maraming katanungan sa kanyang buhay. At alam nyo, lagi kong sinasabi, sa paglilingkod natin, hindi lahat ay pwedeng paliwanag ng preacher. You and God alone ay may kanya-kanyang interaction. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang encounter. Hindi mo pwedeng gayahin si sister, hindi mo pwedeng gayahin si brother, hindi mo pwedeng ikumpara ang buhay mo sa iba, sapagkat iba ang pag-abot sa iyo ng Diyos. Nakikinig kayo? At napakahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na makita natin ang gustong ipaintindi sa atin ng Diyos. Sa gabi ito, ang pinaka-keyword na gusto kong ipaintindi sa inyo, yung word na prudent. Sabihin niyo, prudent. Sa panahon ngayon, kasi may internet na, pwede kayong mag-research after this. Amen ba? Ang prudent, mga kapatid, ay isang katalinuhan. Ito ay may kawangis sa pagiging tuso. Pero sa interpretation natin sa salita ngayon, pag sinabing tuso, negatibo yun. When we say tuso, ay mapaglamang.
At dito din, ang word dito ay puso din talaga. Isang pusong katiwala. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ang pagiging tusong yun ay makonvert natin into positive way. At ito na nga yung tinatawag natin, prudent. Yung tayo ay matalino, yung tayo ay marunong, yung tayo ay marunong umunawa, umitindi sa gusto ng Diyos. Uulitin ko yung matagal ko na na-elaborate sa inyo, yung word na wisdom ay hindi lang tinatawag na academical knowledge, kundi ito ay karunungan na tumataglay at nanggagaling sa ating Panginoon. Marami kasing tao na matalino, magaling sa mga, when we say, academical subject, English, math, science, pero hindi maganda ang pagkatao. Amen. Kaya ang pagiging matalino, mga kapatid ko sa Panginoon, ay napapackage nito yung gustong magawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi kahayaan ng Diyos na mayaman ka lang pero magulo ang buhay mo at maligali ka. Amen. Hindi papayag ang Diyos na mayaman ka lang at hanggang doon ka lang. Pinagpala ka ng Diyos, biniyayaan ka ng Diyos ng iba't ibang karunungan para yung magamit natin sa Kanyang ministry. At ito yung magandang bagay na makanta ng bawat isang tao. The serving God, it takes a responsibility. Nakakalimutan lagi ng tao na sa kanyang paglapit sa Diyos, ang kanyang mindset ay yung makukuha natin. Yung ating kailangan. Pero ang pinakamahalaga palang mindset ng tao para tayo ay magtagumpay. Paano tayo gagamitin ng Diyos? Sapagkat yung blessing na yun ay absolute na yun. The moment na tayo ay magpagamit sa Diyos, sabi ko nga sa inyo, hindi ka na makikipagkulitan. Alam niyo yung sinasabi ni Brother Mike, kayamanan hindi pinagpaguran. Ito yung divine intervention ng Diyos sa atin, mga kapatid. Mga pakikialam ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We must be prudent, kumbaga wise. Wise in the sense na hindi tuso kagaya ng Tagalog. Ito daw po yung malaking factor sa tinatawag na grammatical interpretation. Kasi along the way, nag-evolve yung word. Kahit napakahalaga na tayo ay natututo sa ibig sabihin ng Panginoon. Amen. Amen ba? At dito, binibigyan ng emphasis ng Panginoon yung tusong katiwala. Amen ba? Amen. Yung kanyang katiwala ay tuso lang talaga. Pero may nakita ang Diyos na magandang rason sa masamang tao. May nakita ang Diyos na magandang aral sa masamang taong ginagawa. Hmm. Pinapakita din dito ng Panginoon na ang pusong katiwala ay magaling gumawa ng paraan. At ito yung gustong makita ng Diyos sa atin. Naalala ko yung tinatawag na hyperseeing. Matagal ko na itong naalala, hyperseeing. Ang leader daw ng gumagawa ng ribolto. Alam niyo yung gumagawa ng ribolto. Pag nakakita ng kahoyan, nasa isip niya na kung anong pwedeng gawin ilig sa kahoy. Kasi magaling siyang mag-imagine. Magaling yung sculpture ko. Pag nakita niya yung bakal, yung kahoy o anumang bagay, kaya niyang i-hold sa isip niya kung anong image ang pwedeng mangyari.
Ganito ang isipan ng puso nung sabihin sa kanya ng kanyang amo na aalisin ka na sa trabaho, advance ang kanyang isip. Meron siyang tinatawag na hyperseeking. Kaya dapat ang Kristiyano hindi nadadaya ng makamundo. Hindi tayo nadidisip. Pero minsan, at hindi lang minsan, maraming Kristiyanong bumabagsak kasi mabait lang tayo, pero hindi tayo puso. Maraming tao mabait lang, pero hindi wise. Hindi sapat yung pagiging mabait. Sapagkat kapag sobra kang bait, aabusuhin ka. Amen ba? Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na tayo ay punong-puno ng karunungan ng Diyos. Sa mundong ito, alam nyo yung deprive ngayon ay hindi na rinirecognize yung intellectual quotient. Nung mga naunang panahon, sabi daw ng DepEd, ang katalinuhan ay sa academic lang. Pero alam daw, na-recognize niya na ang mga bata ay iba't iba pala yung skill. Meron mga tao hindi lang umiinig, hindi nag-present sa school, pero patrabahuhin mo ng kagaling. Amen ba? Amen. Ibang-iba yung ability natin, mga kapatid. Maraming Kristiyano na, doktor pa. Alam niyo kung bakit doktor? Magaling mag-doktor sa negosyo. Magaling mag-doktor mag-gaya. Amen. Amen. Pero kung kailangan naging doktor tayo, maging magaling tayo, mga kapatid, ay yung kalooban ng Panginoon. Sabi ng Diyos, gamitin niyo ang inyong katalinuhan sa tamang paraan para sa Diyos. Amen. 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 Kung magaling tayo magsalita, wala tayong pagod ng marites, i-convert natin na sa Word of God. Nung ako ay hindi pa nag-e-Elshaddai, sabi ng nanay ko, ikaw, ang liit-liit mo, di pa po nakaisa ng salita, nakalima ka na. Magaling talaga kung sumagot sa magulang. Pero lahat ng bagay may pagbabago. At yung aking pagsagot-sagot sa nanay ko ay na-convert sa pagiging preacher. Kaya maniwala ko kayo sa hindi, pag umuwi ako galing sa gawain, sinisiram ko ng nanay ko, nagluluha-luha yan. Mangiyak-iyak yan. Sobrang tawag. So mga kapatid, napakahalaga na na-convert natin, dapat tayo sa ating buhay, huwag kayong makontento na kayo ay pinagpalad lang. Amen. Kailangan magamit tayo, lalong-lalo na ngayon, ang walang ibang program ang ministry ng El Shaddai, kundi NPG, o in other words, mag-akay. Amen. Sapagkat tinawag ka ng Panginoon, binigyan ka ng paa, binigyan ka ng kamay, binigyan ka ng bibig, binigyan ka ng mata, binigyan ka ng runo, binigyan ka ng lakas. Hindi lang para sa personal consumption. Hindi lang sa personal na kinabangan. Kundi ginamit yan ng Diyos, binigay siya ng Diyos para yung aming buhay, mga kapatid. Of course, kahit kayo, hindi naman kayo nakokontento na kayo lang nag-e-excelate sa tahanan, di ba? Lagi yung prayer sa Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay din. Wala kayong tigil sa pananalangin, wala kayong tigil sa pagtawag sa Diyos. Because we want something changed in our lives. Ang kasagsagan ng gawain. Sama-sama katinig nanay ko, kapatid ko sa pag-attend ng prayer meeting. Nakikita pa na yung nanay ko, umiiyak yan.
Sabi ko na, eh, alam ko na namang iniiyak mo na yan, binibiro. Sino naman, ikaw ko na lang ko. Yung anak mong palasagod. Hindi sabi ng nanay ko, lahat ko kayo pinapanalangin na abutin kayo na Elizabeth. Amen ba? Kaya kailangan tinatanong natin ang ating sarili. Kayo kong lahat, hindi ko kayo hinahanapan. Ano na ba ang naibigay mong contribution kay Elizabeth? When we speak of contribution, it will not only refer to material things. Amen ba? Hindi pera lahat. Ano na ba ang nagawa mo kay Elizabeth? At ito uulitin ko kayong masaktan. Kasi minsan, hindi tayo nakakaakay, nakakabawas pa tayo. Amen. 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 Napakalaga mga kapatid, na huwag tayong lamangan ng kalaban, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen ba? Pag sunod nyo ulit dito sa sunod na lores, kalagkarin nyo yung mga neighbor nyo. Hindi yung bago lang yung bit-bit nyo. Amen ba? Yung mahal nyo sa buhay, mga kasama nyo sa buhay, at kung hindi man kayo magkasundo, ang mahalaga na idudulog nyo sila sa prayer. Amen ba? The quality of being prudent must be sensible. Sabihin mo, sensible. Tayo ay marunong makinig sa mensahe ng Diyos through circumstance. Nung piyesta noon sa Bicol, nauupo kami ang nanay ko sa labas. Nakasarado yung bahay namin kasi wala kami panghanda. Sabi ng nanay ko, ang baba mo ng mga katabi nating bahay. Alam mo, pag sa barangay fiesta, sari-saring maahoy mo masasarap. May inihaw, may binisa, may adobo. Ang sarap nun, di ba? E nung time na yun, bagong bagsak yung business namin at nag-e-exaday naman kami. Tanong ng nanay ko, bakit ganito kaya yung buhay natin? Tayo lang dito ang nag-e-exaday sa lugar na ito, pero tayo lang ang mahirap dito. Sabi ng nanay ko, tatanungin kita kasi preacher ka. Sabi ng nanay ko, bakit kaya mahirap pa tayo, hindi pa tayo pinagpapala sa material na gilipol tayo? Sabi ko sa nanay ko, ang sagot ko dyan ay maganda tinanong mo yan. Kapag nagtatanong ka sa buhay mo, it is a part of realization. Kasi kung lingkod ka ng lingkod ng lingkod ng lingkod at ganun pa rin, walang transformation, wala kang nararamdamang pagkakaiba, there's something wrong with us. Amen ba? Kailangan medyo mag-level up tayo. Kailangan medyo umangat tayo. Kailangan mag-upgrade yung faith natin. Amen. Lumago yung pananampalataya. And we must be sensible enough. Kasi sabi ko nga, kapag ang buhay mo ay nakadipot ka na dyan, yung nakokontento ka na lang nakikinig, yung kontento ka na lang nag-e-elsagay, take an extra mile. Sabi nga ni Brother Mike, take an extra mile. Pag tumakbo ka at napagod ka, magdagdag ka pa ng konti. Pag lumakad ka na at napagod ka na, tipong uubo ka na, maglakad ka pa ng konti. Pag nag-e-elsagay ka, akala mo nag-e-elsagay ka na, take an extra mile. Kung mabait ka na, dagdagan mo pa ang pagiging mabait mo. Patunayan mo na mabait ka. Amen. Amen ba? Amen. We must be sensible, mga kapatid ko sa Panginoon. We must be faithful not only on the possession but to our master. Magi tayong faithful, hindi sa mga ari-arian, kundi sa may nag sa may sarili. Amen ba? Yung may sarili ng ari-arian na yun. Not only to the kaharian, but to the king, mga kapatid. Tingnan, sabi ni Bishop,
ang isang pinakamagandang modelo ng paglilingkod ay si Jesus Christ. Kasi siya na yung regalo at siya pa yung mag-regalo. He is the gift, he is the gift giver. Eh sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you have to deny yourself. May naalala ka na ba sa sarili mo na tinaligtan mo ang isang bagay niya for the sake of El Shaddai? Kasi nababalitaan ko dito kay El Shaddai, may mga nagsasara ng tindahan pag prayer meeting, may mga nagko-close ng business nila for the meantime, for the sake of prayer meeting. Amen ba? Inilalaan nila yung the best sa Panginoon. Alam niyo, share ko nga sa inyo mga kapatid, yung kapatiran namin sa Bibor, yung mga tinda nila, alak, mga inumin, mga illegal. Sabi niya, nung mag-convict siya sa Word of God, gusto niya ng bitawan, gusto niya ng isubasta ang pagtitinda ng alak at sigarilyo. Pero alam niyo, hindi pakipakete ang sigarilyo nila. Karton-karton at rak-rak. Sabi niya, brother Chito, pinakita niya ang bodega. Nakita mo yung inumin na yan, mga sigarilyo na yan. Lahat yan consignment. Sabi niya, pag iniwanan ko yan, brother Chito, pag isinubas ka ko yung business na yan, it takes 100,000. Yan ang aming bread and butter, yan ang aming buhay, sabi niya. Kung tayo kaya nasa ganung sitwasyon, kaya mo bang iwanan, kaya mo bang isacrifice yun for the sake of faith, for the sake of Jesus Christ. Pero alam nyo, sinubasta nila yun. Nung balikan ko yung kanilang grocery, wala na yung alak, wala na yung mga sigarilyo. Alam nyo kung anong mga kapalit? Ripak na gatas, ripak na asukal, ripak na harina, lahat ng ripak nandoon sa bodega. Mas nagdoble ang kanilang biyaya. At sabi niya, nakaranas ako ng freedom. Kasi ako niya, alam ko talaga na hindi magandang negosyo yan. Amen ba? Pero alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ito'y napakahalagang redirection ng buhay natin. Tayo sa paglilingkod natin. Are we walking the path of Jesus? Nagiging tuso tayo, nagiging marunong tayo sa paggawa ng paraan para mailigtas ang kabutihan o hindi gawin yung masama. Amen ba? Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon yung ganung mindset ng buhay natin. Mayroong isang sekretary sa isang PFCC sa provincial office ng El Shaddai. Alam mo, sekretary siya ang kanyang laboratory, ang kanyang LO, 900 pesos a month. Pero alam mo kung saan siya nanggaling? Sa isang malaking company firm. Ang kanyang sweldo, mga 50,000. Pero kinagat niya yung pagiging sekretary sa office ng El Shaddai kahit 900 pesos lang. Alam niyo kung bakit? Bawat daw meeting nila sa company, pinag-uusapan nila kung paano dadayain ng pera, ang kapirahan sa company. Kaya sabi niya, pag dito sa gawain niya, El Shaddai, nagbibilang ako ng mga love offering, barya-barya, dugo at pawis ng gagali. Pag nandun naman ako sa trabaho ko, ang iniisip namin, paano luluturin ang pera na yun. Hanggang sa dumating yung point ng kanyang conviction, sabi niya, iiwanan ko yan, El Shaddai. Ikaw na ang bahala sa akin. Sapagkat sabi niya, ilang taon na ako dyan, hindi naman ako nag-assess. Sabi ng Panginoon, gamitin mo ang inyong kayamanan sa langit sapagkat mayroong Diyos na naghihintay sa buhay na walang hanggan. Amen! Kailangan mga kapatid ko, we must be sensible and we must be faithful
And the last is we must be, the very common, we must be responsible. There is a sense of responsibility. Yung taong may katapatan sa Panginoon. Hindi po sa pagmamayaba at pagmamalaki. Tinawag ako ng Diyos, hindi po ako attender. Sa totoo lang. Tinawag ako ng Diyos bilang operator ng sang nag-ibong coordinator. Kaya tinawag ako ng Diyos, may responsibility na sa balikat. Kaya sabi ng nanay ko, nang pagsimula akong maglingkod, lagi kang DIC sa lugar. Kahit sa province ko ako, nagiging DIC ko ako. Sabi ng nanay ko, hindi ko makita sa'yo ang galing mo, ang talino mo. Pero bakit ka pinagkatiwalaan ng Elshaddai? Kasi pag sa bahay, parang mama's girl, mama's boy lang ako, parang spoiled lang ako, parang walang gagawin. But when it comes to Elshaddai, nagiging responsible tayo. Amen ba? Sapagkat yung hindi natin kaya, yung hindi natin alam, laging gagawa ng paraan ng Diyos. But of course, real speaking, mga kapatid, sa mga mother natin, na medyo may edad na, hindi naman natin sila hinahanapan na gumalaw pa. Kundi ang challenge dito, mga kapatid, i-maximize natin. Sabi nga, yung luha pa lang ng mga nanay na yan, sapat na para umabot sa langit ang mga panalangin nila. Yung mga iyak pa lang ng mga nanay natin na yan, sobra-sobrang ministry na para tayo ay mag-bless. Amen ba? Amen. Yan lamang po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tumayo na po tayo mga kapatid. Ilagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Let us close our eyes. Mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon, isang malinaw na mensahe ng Diyos sa atin. Ang lahat ng bagay na bigay ng Diyos, ang ating lakas, ang ating buhay, ang ating talino, ang ating yamang material, anumang meron tayo na pwede nating gamitin, ito ba ay nagagamit natin sa kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon? Yung bawat bibig natin, paano ba natin yan binibigyan ng panahon para ipahayag ang salita ng Diyos? Yung ating lakas, ang ba nauubos ang iyong buhay? Ang iyong maghapon, paano mo binibigyan ng panahon ang prayer time mo para sa mga taong hindi mo nabutin? How do we become sensible? How do we become prudent? How do we become faithful? And the last, how do we become responsible sa buhay natin? Tayo ba ay nakasentro lang sa ating gusto? O nakasentro lang tayo sa ating sarili, sa ating pamilya? O nagsusumikap tayo na maging tunay na katiwala, magaling na katiwala ng Panginoon? Para anuman ang ating kahinaan, anuman ang ating mga kakulangan, anuman ang ating talino ay pwede natin gamitin para sa kabutihan ng Panginoon. But always remember, God is always faithful. Ang Diyos ay laging tapat na handang umabot sa bawat taong nangangailangan ng Kanyang tulong. Hallelujah. Sa iyo, kalakasan.
salita mo lamang ang kaming sandigan. Mabigat man ang panahon, mabigat man ang sitwasyon, salita mo lamang, Yahweh El Shaddai, ang aming sandigan. Panginoon, salamat po sa pagpapatatag, salamat po sa pagtuturo. Minsan, Panginoon, mahirap man hindi, mahirap man unawain. Pero Ikaw ang magbibigay lagi ng lakas at dunong para ito'y aming manawagin. I-bless mo, Lord, ang aking mga kapatid, mga prayer partners sa lugar na ito. Abutin mo sila ayon po sa kanilang mga needs. Panginoon, ilayo sa mga karamdamang physical at patuloy makamtan ang kapayapaan mo, O Diyos. Makamtan ang kagalakan sa puso at isipan. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga source of income, pagpalain ang kanilang pamilya, pagkalain mo, Lord, ang kanilang buong sambahayan. May Your protection, may Your divine intervention be with us in this. At Panginoon, dalangin din namin na sa aming paglilingkod, gamitin mo kami ayon sa gusto mo, ayon sa ibig mo, at gawin mo kaming katiwala mong tunay habang kami may lakas at magbuhay sa mundo nito. Panginoon, i-bless mo ang ating mga kapatid na pinagkatiwalaan ng responsibilidad sa dapong ito, simula sa coordinator, assistant treasurer, secretary, mga workers, ang lahat ng attendees, ang mga awit mo't manunugtog. Patuloy mong i-bless ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, say amen. Amen! Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. God bless us and let us give thanks.